Milyong-milyong halaga ng illegal na droga ang naharang sa isang Bolivian national sa NAIA. Ang mga kontrabando isiniksik pa sa mga coffee bean, fish foods at candies. Nagbabalik si Bien Manalo. Walang kawala ang lalaking ito nang maaresto sa ikinasang interdiction operation ng mga operatiba mula sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa Terminal 3 bandang alas 8 ng gabi noong October 31. Nakilala ang drug suspect na si Robert Lavandes Alvarez, 30 taong gulang na isang Bolivian national. Nasa bat kay Alvarez ang halos 9,000 gramo ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 47.6 million pesos na isiniksik sa mga coffee bean, fish foods at candies. Yung kanyang bagahe, dumaan po sa x-ray, no? Wherein may nakita yung ating maksama sa x-ray na kahinahinalang image doon sa kanyang bagahe. And yun po, we conducted po yung ating canine inspection doon sa bagahe wherein nag-indicate po yung ating narcotics detection dog. Po, lumantad po yung mga candies, fish foods, and coffee beans po doon sa kanyang bagahe. No? Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagmula sa Sao Paulo, Brazil si Alvarez at saka nagpunta sa Addis Ababa, Ethiopia na kabilang sa red flag countries bago lumipad papunta ng Pilipinas sakay ng Ethiopian Airline. Ipinadala lamang umano sa suspect ng isang kaibigan ang mga kontrabando kapalit ng $5,000 o katumbas ng 250,000 pesos. We conducted a thorough interview with the passenger, no. And yun, doon na lumabas na yung mga candies na yun, and the fish foods and yung coffee beans was given by a foreign national din, no. Doon sa labas ng airport ng Brazil. Magsasagawa naman ng masusing investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pagkakakilanla ng suspect at sa kaibigan umano nito. We are really intensifying po ang ating pong operation dito. Considering po na ating pong mga binabantayan po ng mga nagtatangka po na magpasok na illegal na droga dito at maglabas. No? Nakapiit na ang drug suspect sa Philippine Drug Enforcement Agency Custodial Facility na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo, para sa Bayan.